Hi guys! Kukuha kami ng papaya kasi gagawa kami ng atsara. Kaya abutin na namin itong mga papaya. Ganito po ang pagkuha ng papaya. Iikutin lang po yan hanggang sa makuha. Papaya. Isa, dalawa. Ito, kunin din natin ito. Hindi ko lang po kayang iikot. Katamang gana. Sa sako na marami. Lagay mo. Hi mga kapambam. Kahapon, pumitas tayo ng ating mga papaya sa aming plantation sa bukid. Ngayon, gagawin namin silang atsara. Kasi kumuha kami ng ilang piraso para matikman natin ang ating mga papaya. So, binabalatan na ngayon ang ating mga papaya para ma-ready na para gadgarin sa atsara. Ang atsara, it's like ensaladang, it's like they call it ensaladang papaya in English. Pero kung makikita nyo guys, ang aming papaya ay medyo manibalang na. Hindi pala namin siya kinuha guys, magiging hinog na siya. So, ayan na yung mga nabalatan niya, yung unang papaya. Ganyan kadami yung isa, guys, sa sobrang laki niya. Then, ito yung pangalawang malaki. De, tatlo to eh. Meron pang isa doon na gagawin. Ayan siya, guys. Mga kapambi, ayan po ang gumagawa ng atsara. Naku, nahinog na po ang ginagawa niya, kapambi. Ipigain po siya, guys. Pagkatapos yung gadgarin, ipigain siya ganyan. Tapos, eto na yung magiging itsura niya, guys. Nakapiga siya dahil ang katas niya ay mapait. So, yun yung ginagawa niya. Pinigana niya yan. Using lampin, tapos ganyan yung magiging itsura niya, guys. Carrots. Yan, tapos meron tayong carrots dito, guys. Tatagta rin siya ng pinong-pino. Ganyan siya kaliit. Ito yung magiging itsura niya. Tapos meron tayo ditong tidbits pineapple, guys. Yung ano nito, yung sabaw nito, ang magiging papakuluan nila ito. Ito yon. Ito naman guys, yung gagpang sasabaw natin doon sa ating atsara. Ang laman nito, yun daw katas ng luya, tapos yung sabaw ng pineapple juice or yung tidbits na gagamitin nila mamaya, sugar, at saka yun lang. So, sugar siya. Yung katas ng ng pineapple juice, yung katas ng luya, tsaka siya pakukuluan na meron sugar para hindi mapanis. Panisin. Uulitin natin guys, ito yung mga ingredients natin para sa ating atsara. Meron tayong carrots, yung tinadtad kanina. Tapos meron tayong pineapple tidbits or pwede rin pineapple chunk pero lilitan natin siya into pieces like this. And then, meron din tayo dito yung bell pepper para medyo masarap yung ating atsara. And also, yung ating main ingredients na atsara. Yung pinakita ko kanina sa inyo, binalatan siya, tapos kinadkad siya, ginrated siya, tapos tinanggal yung sabaw niya kasi mapait daw yung sabaw niya. Using lampen or kung meron kayong pang strain na mawawala yung katas niya at then ito yung magiging ano niya, parang magiging itsura niya at saka yung niluluto pa ngayon na pang sabaw guys and then later papakita ko sa inyo paano nila haluin. So ayan siya.
Okay, pagkatapos nating mamix yung ating carrot, sunod nating ilalagay yung ating sabaw na pinakuluan. Okay. Yan siya, guys. Yun yung maglalagay ng lasa sa ating atsara. Halo-haloin ulit siya. Mukhang masarap siya, guys. Tsura pa lang. Tsura pa lang. Sarap na. Atsara de Leonila. Okay, tapos ilalagay natin ang ating tidbits or ang ating pineapple chunk. Hindi natin tinipid ang ating ingredients, guys, para hindi rin tinipid ang lasa niya. Para masarap din siya, guys. So, halu-haluin lang siya. Mukhang masarap. Order na po kayo sa mga gustong mag-order. Comment down below, guys, kung sino yung gustong mag-order ng ating atsara ala Leonila. Comment down below lang po tayo. Sa mga hindi po nakasunod dun sa ating instruction or kung meron kaming na-miss na meron gusto nyong itanong, comment down below lang tayo, guys, para ma-replyan namin kayo kung meron akong hindi na isabi na step dito sa aming paggawa ng atsara. Atsara de Leonila. Mukhang malasa at masarap siya, guys. Kasi marami siyang sauce. Guys, ilalagay mo lang siya dyan sa storage natin. Ganyan lang siya, guys. Ganyan lang. Tapos, pwede mo siyang store sa isang lalagyan ng matagal. Hindi siya masisira agad kasi pinakuluan niya yung sauce niya, guys. Maproseso siya, pero pag naman natikman, tsaka matagal naman siyang kakainin, guys. So, okay lang.